So today ngayong araw, Myros, alamin natin kung ma... Parang may mali. Okay, so first 6 seconds pa lang ng video, my dudes, may nakita na akong mali. And hindi ito yung pagkakaayos ng kanilang hollow blocks na parang dire-diretso lang yung dugtungan nila. Actually, walang mali sa pagkakasintada ng kanilang hollow blocks. Yung pagkakaayos na ganito is actually called stack bond. Kasi yung hollow blocks is stacked on top of one another. And yung common na gamit natin dito sa Pilipinas na pagkakaayos ay yung ganito, which is ang running band. And merong slight na pagkakaiba yung strength ng running band sa stack band, but ang mga CHB ay hindi nyo dapat ginagawang structural element. So what I mean by that ay dapat wala siyang weight or load na nakapatong sa tuktok or sa sides. So hindi nyo rin pwede gamitin retaining wall ang CHB kung saan may lupa siya sa isang side, because it will not hold, my dudes. Hindi ganun katiba yung mga CHB gawa dito sa Pilipinas. Now, the major bad juju na nakita ko dito sa kanilang bahay ay from the outside, walang visible na columns, which is a big no-no, lalo na dito sa Pilipinas na nandun tayo sa Pacific Ring of Fire, which causes, you know, natural disasters like volcanoes. And dahil nga may volcano, meron din tayong mga seismic activities. Oh no! What is happening is earthquaking. Yung mga ganong klaseng pangyayari, my dudes, na onting earthquake pa lang, pwedeng mag-iba yung structure na ganito, na walang poste at yung bubuhat lang dun sa kanilang slab, ay yung CHV. Oh my God, my dudes, I can't even stress this enough. So let us proceed. Baka sa loob, meron tayong makitang column. I hope. Okay, so I don't wanna be a KJ madam, pero wala akong nakikitang column dito sa loob ng inyong bahay. And mukhang medyo may alam naman yung gumawa nito, kasi kung titignan natin dito sa slab ay gumamit sila ng steel decking, or some call it steel deck slab or composite metal deck slab, maraming tawag dito. But essentially, yung ganitong klaseng slab ay meron tayong parang piece of metal that will act as our forms, or yan ang pinaka-forma sa ilalim ng slab. And then maglalagay pa tayo ng mga reinforcement bars sa tuktok. Pero depende pa rin yun, my dudes. Always consult with your engineers when it comes to mga gantong bagay. You can't just, you know, wing it. Now, let us go back dun sa kanilang pinaka-issue, which is, yan nga, wala silang columns. So tulad nga ng sabi ko, my dudes, ang CHB is wala siyang strength whatsoever. So hindi nyo dapat pinapatungan yan ng kahit ano. And kung titingnan natin dito sa sahig, yan, that is a proof. Meron silang dulog-durog na CHB dyan. I don't know kung na-try nyo nang maapakan ng CHB. Ang bilis niya madurog, my dude. So, sa lahat ng bagay na i-skip nila yung column pa, kasi di naman ganun kamahal ang column, relatively speaking, pag i-compare nyo sa overall na presyo ng bahay. Di naman siya malaking chunk nung overall construction cost. So, skipping the columns, you right to jail. Okay, pause natin banda rito, my dudes, ha? Ayan, so kung titingnan natin, yung spacing ng kanilang mga rebars or suporta ng kanilang pader ay tama naman. So typically, yung spacing ng ating mga vertical rebars sa pader na ganito is 80 centimeters on center. So yun yung maximum. Pwede nyo pang paglapit-lapitin yun kung gusto nyo medyo mas matibay yung inyong hollow blocks na pader. And then pagdating naman dun sa ating horizontal reinforcements is every 3 layers. So, kada tatlong patong ng CHB, maglalagay tayo ng horizontal na reinforcement bar. And yung purpose nito, just in case nag-earthquake, is hindi ganun kadaling matutumba yung pader natin. Dahil itong mga reinforcement bars na ito ay dapat naka-anchor sila dun sa ating slab or dun sa biga sa ilalim. And then naka-anchor din sa slab sa taas. And then yung horizontal rebars naman ay naka-anchor dun sa columns. Which again, they do not have it. Get out of here! Tinapian ako ni Arnold Schwarzenegger. So, matinding consumption nito, my dudes. Now, ba't ako nakukonsume? Kasi parang marami naman silang tamang nagawa. Like ito, titignan natin yung bintana. May nakita tayong biga sa tuktok ng window, which we call a lintel beam. And what is the purpose of a lintel beam? Ang purpose ng ating lintel beam ay just in case maglalagay tayo ng CHB pa or meron pang additional wall on top of the window, ay siya yung magbubuhat dun sa
additional pader sa tuktok ng ating bintana. So feeling ko yung gumawa nito has a little bit of knowledge when it comes to construction. So pumunta siguro siya sa house building school, and then nung yung columns na i-discuss ay nag-absent siya. But then again, medyo malabo yung video, so I could be wrong, I guess. I hope I'm wrong. Baka may na-miss lang akong column na hindi ko nakikita. Kung sino man nagmamay-ari ng video na ito, kung nanonood ka, my dudes, I suggest go to a structural engineer. Baka maremedyohan pa ito. Mag-retrofit pa sila ng additional columns dyan. I don't know kung pwede yon, pero based from what I saw, my dudes, mukhang walang building permit ang bahay na ito. And I know maraming nahukonsume sa mga ganong klaseng kailangan pa ng building permit. Dami-daming babayaran na paggastos na ako. But you know, my dudes, that is for your own protection, yung ating City Buildings and Architecture Office. Dahil iti-check nila kung safe ba yung bahay nyo just in case nagkaroon ng sakuna, like malakas na winds or worse, earthquake. And they will make sure na hindi kayo masisquish na parang pancakes underneath your slab. So that is their true purpose. And I know it seems like a waste of money, but trust me, my dudes, it is not. So get all your proper permits, get all your proper professionals, because in the future, in the long run, mas makakatipid kayo and mas makakatulog kayo ng mahimbing kesa yung every now and then may nakikita kayong panibagong crack sa bahay nyo. Birthday nyo, bam! There's a new crack! Happy birthday! So yon. Bago ako ma-stroke sa stress dito sa kanilang bahay, palike na itong video kung ayaw nyong regaluhan kayo ng hollow blocks sa next na birthday nyo. And maybe sa Christmas na rin. So, ilike nyo para sure.